Hello mga kanegosyo, ngayon ay gagawa tayo ng header tag ng web magnet. Kaya simulan na natin 'to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa akin channel. Ang channel na 'to ay tungkol sa printing. Kung interesado ka sa mga ganitong bagay, palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na upload ko na may kinalaman sa printing business. Ngayon mga kanegosyo ay gagawa tayo ng header tag ng rep magnet. Wala kasi ako masyado nakikita ang mga tutorial about header tag. Kaya ginawa ko tong video na to. Bali may ginawa na ako ditong template. Ang size ng header tag na to ay 2.31 by 2 inches. 300 resolution. Papalitan lang natin ang design kasi fast and furious yung order sa amin ngayon. Kasi itong design na to ay dati ko pang ginawa. Pinalitan lang natin yung font at papalitan din natin yung background niya. Gumamit din pala ako ng new guide dito mga kanegosyo. Yun yung nakikita nyong linya dun sa gitna. Bali may tutorial ako tungkol dyan sa new guide. Kung paano ko siya gamitin, check nyo na lang, lalagay ko dun sa taas ng video ko. Para pantay-pantay yung gawa natin kapag nagle-layout tayo. Ang ginamit kong font dito ay Eras World ITC. Delete lang natin to. Tapos duplicate, lagay natin sa taas. Manual rotate. Pwede rin kayong pumunta sa image, tapos image rotation, kung saan kayo mas nadadalian. Tapos ayusin lang natin. Dapat nasa gitna yan. Pagkatapos natin ayusin yan ay maglalagay na tayo ng background. Ang background na gagamitin natin ay Fast and the Furious. Yan mga kanegosyo, ganyan lang kasimple. Bali may sinave na kasi akong image kaya madali ko na siyang nagawa. Pagkatapos nyan, pwede nyo nang isave yan na naka JPEG files. Tapos isave nyo lang kung saan nyo gusto isave. Pagkasave nyo, ilalagay naman natin siya sa Microsoft Word. Yung sizes nya ganun pa rin, 2.31 by 2 inches. Sa pagkakataong ito, sa Microsoft Word ako magpiprint. Pero pwede rin kayo mag-print sa Photoshop. Depende na lang kung saan nyo gusto. Yan, punuin lang natin yung pinaka A4 size na mga header tag. Sa isang A4 size, kasha yung 15 pieces. Kapag napuno nyo na yung isang A4 size, pwede na natin i-print. Bali, ang gamit ko lang dito ay Epson L110 driver. Tapos glossy high. Then print na natin. Mga kanegosyo, ito pala yung gagamitin nating photo paper. At nabili ko lang to sa halagang 65 pesos. A4 size 180 GSM. 180 GSM lang yung ginagamit ko sa header tag kasi hindi pwede sa header tag yung makakapal na photo paper. 20 sheets na yan mga kanegosyo. Nabili ko to sa Easy Shop Shopping Center. Pero alam ko meron din to sa online eh. Meron ding 10 sheets lang. At ito na nga mga kanegosyo yung ginawa nating header tag, piniprint na natin. Pagka-print nga natin yan ay ikakat na natin yan. Ang printer na gamit ko dito ay Epson L121. At ang ink na ginamit ko dito ay pigment ink. Sa nakikita nyo, may ginamit akong pansalo ng papel dito. Ang tawag dyan ay paper catch tray. Wala kasing pansalo ng papel sa L121 kaya bumili ako ng paper catch tray. Maglalagay ako ng link dyan sa description box na aking YouTube channel kung saan ko siya binili. Pa-check na lang.
Kapag na-print at nakat na natin yung header tag, pwede na natin siyang i-decate sa OPP plastic. Pero bago yon, itupi muna natin sa gitna yung header tag. Tulad ng nakikita ninyo. Yung asawa ko yung nagagawa niyan. Kapag natupi nyo na yung header tag, pwede na nating i-stapler. Pantayin lang natin. At yan na nga mga kanegosyo ang ating rep magnet header tag. Bali hanggang dito na lang mga kanegosyo, palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na upload ko na may kinalaman sa printing business. Thank you!